What up na naman sa inyong mga boss. So today ay magbabaklasan ng pagilid. Cleaning lang tayo, no? Maintain lang natin yung motor natin. Ito mga kailangan natin na tools T na 8mm at itong torque drive na 39x41. Siyempre yung extension tool niya. At itong siyempre ang ating mahiwagang sandata. Impact wrench ang magsasalba sa ating buhay. Mas mapabilis yung trabaho niyo pag meron kayong ganito. At saka itong socket siyempre na 22 at 19mm. Siyempre hindi mawawala itong grasa, no, na high temp. Para mas kamit yung makina hindi matunaw. So game time, baklas na tayo ngayon. Ilininisin ko lang yung panggilid, no? Bali, 6K Odo na to simula nung last time na nilinis ko. Bali, makikita nyo ngayon kung 6K Odo, kung gaano kadubi na yung loob. Tapos dito mga boss, sa screw na to, no, yan, simula yung 1. Tapos yung pangalawa, yan, 2. At saka itong isa, itong 3. Bali, yung screw nyan sa tatlong yung pael na yan, yan yung mga screw na maikli. Huwag kayong magsasalpak doon ng mga screw na mahaba kasi mga mamutas yung makina nyo. Yung dalawang mahaba, ayan sa gitna, ayan sa may Honda nakikita nyo, dun yung lasalwak yung dalawang pinakamahaba. Sa mga boss, tandaan nyo lagi pag nagbaklas kayo. Yung mga basic na nakakalimutan minsan ng mga nagdi-DIY. Kasi pag nagsaksak kayo dun na mahabang screw, eh, baka mag-leak yung oil nyo. Ito na nga mga boss, makikita natin ang 6K Odo na huling nilinis ko. Ayan, medyo madumi-dumi nga na nga ng konti, no? Yung mga ibang dumi pa, eh, nasa paligid. Nagtatalsikan kasi yan sa loob habang umiikot yung panggilid natin. Ayan, medyo nakikita natin, medyo maligabok talaga sa paligid, no? Itong motor natin, eh, 2019 to, no? Tak lahat ng parts nito wala akong binago. Bali, 19K Odo total na ako, tapos 6K Odo nung huling nilinis ko to. Ayan, medyo madumi na. So, tingin ko, baka mga pag magpapalinis kayo, 10K to 15K okay na. Pero pag nalulub kayo sa baha, kung nalunod kayo sa baha, eh mas maganda palinis nyo kagad para hindi kalawangin kasi mamaya mahirap tanggalin yung mga parts niya. Tsaka pag mga alikabok na kasi sobrang dami na, eto yung nagkakos rin minsan ng dragging, no? Yung advantage eh pag marunong kayo mag-DIY sarili, nalilinis nyo kung kailan nyo gusto. Pero syempre tamang aral muna kung mag-DIY kayo ng sarili nyo. Syempre right tools para hindi kayo mahirapan. Pwede rin naman palinis na lang kayo. Alam ko na sa 250 to 300 lang naman yun. Sa mga mahilig lang naman mag-DIY tulad ko. Kasi mga boss, di ba mas maganda rin yung may alam tayo sa sarili nating motor. Kasi syempre, bidilin natin to, pinaghirapan natin to. Kaya dapat alagaan natin. And dito mga boss, sinatanggalin natin yun at ginagamitan natin ng impact wrench kasi para mas mabilis tanggalin. Dati kasi mga boss, ang gamit ko dito yung white tool eh. Nahirapan ako. Kaya kung meron kayong budget, diretso na kayo sa impact wrench para mapilis yung trabaho nyo. Dito mga boss, may dalawang washer yan. Dito sa kabila yung malaki, manipis. Sa kabila naman yung makapal. Tapos yung nut nyan, magkaiba naman yung size kaya hindi mo talaga mapagpapalit. Dito mga boss, ay kakapain nyo to. Pag meron na kayo nakapang malalim na parang kanal, palitin na yon. Kasi isa sa yun sa mga nagkakos ng pagtalon ng belt yun. Pero pwede nyo ba naman pa machine shop para mapakinis ulit? Yun kasi yung dinadaan ng belt kaya kailangan makinis. Ayan o, kita nyo yung alikabok dito, sobrang dami na ano. Medyo nagkakos rin yun ng dragging, kaya nagdadragging yung Honda Click natin. Ako rin talaga to nilinis mga boss, ay ito yung isa sa reason. Nararamdam ako medyo may konting dragging na. Lalagyan ko ulit ng mga grasa, yung mga kailangan lagyan na grasa. Basta lagi nyo lang maintain kasi importante yung makina, 'di ba mga boss? Yung belt naman natin mga boss, medyo okay pa. Medyo may onting mga maliliit lang pero okay. Kasi ang alam ko ang belt palitin siya sa 24K to 30K Odo, alam ko eh. Depende rin siguro mga boss sa paggamit mo ng motor. Kasi kung patrotol-trotol ka pa bigla-bigla, eh yung belt na bibigla din. Dapat tamang arangkada lang, wag bibiglain. Yung chill ride lang syempre. Takbong pogi. Ayan dito mga boss, oh, kita natin yung plate natin, medyo madumi-dumi na talaga. Pero yung ano niya, makinis pa naman, wala rin kanal, walang palalim. Okay na okay pa naman. Kapain nyo lang yan mga boss para makita nyo kung medyo malalim na. Ayan, ito yung plate. Backplate yan eh. Tapos yan, yung mga slider piece, medyo maluwang-luwang na, no? Medyo may gagawin tayo ditong magic para maayos natin to for temporary. Dito kasi mga boss, nagsisimula yung mga issue eh. Pag yung slider piece lumuwang na, madadamay na yung bola. Tapos next yung mga plate niya. Pero normal naman mga boss, syempre ginagamit natin kaya nagtitear and wear yan. Tamang maintain lang para hindi lumala syempre. Ito mga boss, yung bola natin, medyo meron konting-konting tama sa gilid. Kasi nga diba mga boss, yung slider piece kanina nakita nyo medyo maluwang na talaga. Ayan, pakita ko sa inyo dito. Meron pa tayo ditong picture na, ayan, mas malinaw. Ayan, kita nyo. Sobrang unting-unti lang siya. Sa gilid niya medyo may tama. Okay pa naman to boss, magagamit pa to. Ewan ko kung kita nyo to mga boss ha. Pero pag kinapa nyo to, halata nyo na talagang may kanto na. Para maiwasan nyo to mga boss, yung may gilid na kanto. Pag nagtotrottle kayo, medyo ilaro nyo. Huwag yung todo throttle galing sa stop. Kasi pag tinodo-throttle niya, yung bolo nakahinto eh. So nag-i-stack siya. Mas maganda pag laruin nyo yung throttle. Ayan to mga boss, yung slider piece natin. Talagang maluwang na, dinodouble check ko. Mamaya, pagka sa assemble, pakita ko sa inyo kung paano natin masasolusyonan to. Puro lang naman to mga boss yung slider piece. Pero mamaya may gagawin tayo kasi wala akong ditong slider piece na bago, no.
And ito na mga boss, dito natin gagamitin yung 39x41 na torque drive. Siyempre yung extension niya para maikabit natin sa impact wrench. Malaking tulong talaga mga boss pag may impact wrench kayo, no? And siyempre konting tapak lang muna para hindi tumasik yung spring kasi may spring yan eh. Saka tamang ipit lang para pagtanggal natin ng nut. And mga boss, kita nyo, no? May talagang madumi-dumi na talaga yung loob. Dito mga boss, okay pa siya. Sigurado, meron pa tong grasa sa loob. Ayan mga boss, silipin natin kung meron pang grasa. Ayan, meron pa naman. Medyo nabawasan na. Dati medyo kalahati kasi nilalagay ko dito eh. Ito yung importante rin na kailangan laging ginagrasahan eh. Importante din na high temp yung ilagay nyong grasa para hindi mag-evaporate. Kung wala naman kayong high temp na grasa, yung normal lang, pwede nyo naman lagyan ng konting oil para hindi agad mag-evaporate. Mga boss, pag naubusan yan ng grasa, magtatama-tamaan, may friction syempre. Doon nagsisimula masira yung mga parts ng panggilid natin. Mga boss, sa 19K na takbo natin, okay pa naman yung clutch lining natin. Makakapal-kapal pa. Ayun, brown na nakikita nyo. And makapal pa naman siya. Gamit natin ditong parts all stock, no? Wala tayo ditong minodification, wala. Natin siya ginamitan ng lagari para lagyan ng line yung clutch lining. Hindi ko rin nilagyan, gusto ko kasi all stock lang muna tayo. So mga boss, sa pagtanggal naman na ito, gamit lang kayo ng flat screwdriver, no? Ayan, medyo kapakapain nyo lang. Matatanggal nyo yan. Ayan, ayan, mabilis lang. Ayan, isa-isa nyo lang yan. Medyo magagasgas nyo lang yung plate niya. Ayan, no, yung plate over. Pero okay lang yan. Metal to metal lang naman yan. Bali, pag natanggal nyo to mga boss, yung tatlong piraso na to, ingatan nyo kasi baka mawala nyo. Malilit kasi siya. Mamaya misplace nyo. Ganyan lang, tamang tiyaga lang syempre para mabaklas nyo yan. Kasi pag nagdi-DIY kayo, kailangan nyo rin yung matutunan. First time nyo ginagawa yan, by experience, matututo rin kayo. And dito mga boss, medyo angatin natin yung plate niya. Mabilis lang siya. Bali, gilid-gilid, angat-angatin nyo lang siya, dahan-dahan. Unang pagbaklas nyo na ito, mga boss, mahirap to baklasin eh. Tamang tiyaga lang syempre. Ito dito mga boss, next yung spring niya. Bali, gagamitin lang natin ito ng long nose. Tapos pagkagamit nyo ng long nose, yan yung pinakadulo. Hawakan nyo lang, tapos sa isang kamay nyo, tulak nyo lang ng finger. Ayan, ganun. Mga boss, ulitin lang natin sa dalawa pang natitirang spring. Ayan, tulak nyo lang yan. Iwasan nyo mga boss na habang tinatanggal nyo yung spring na tumatama yung bakal niya. Ayan, ito na yung last one mga boss, no? Medyo mahirap to eh pagka unang gawa nyo na ito. Pero pag nasanay na kayo, mabilis na lang mga boss. Ayan, dito mga boss, oh. Bali, medyo may tama na. Okay pa naman yan, magagamit pa. Pero pagka tinatanggal nyo yung spring, iwasan nyo makaskas dyan kasi baka lalang maubos eh. Yan yung isa sa mga nasisira dyan eh. Pag hindi na nasasabit yung spring dyan. Kasi mababali yan eh. Yung clutch lining nyo, laging nakaangat. Ayan to mga boss, oh, medyo maluwang yung ano natin, clutch lining. Pagka matagal na kasi ito, maubos yung grasa. Nakastock to. Hirap bumuka. Ayan mga boss, okay to. Kasi 6K odo to, tsaka lang natin binuksan. So well maintained naman siya, kaya hindi siya nagstock up. Tapos dito mga boss, papalitan natin yung grasa nito ng bago. Bali, hugasan natin silang lahat. Mga boss pala, meron tong pin. May tatlong pirasong pin to na kailangan yung tanggalin. Tanggalin nyo lang ng long nose mga boss, tapos hilahin nyo lang. Tatlo yan, para mabaklas nyo din. Paglilinis naman mga boss, maraming paraan kung anong yung gusto nyong panlinis. Kasi sa akin mga boss, ginamitan ko lang ng Joy. Tsaka dishwashing soap, yung powder. Pwede nyo gamitan ng gasolina. Basta iwasan nyo lang mga rubber parts niya. Kasi baka mabilis masira yung rubber parts. Rubber parts na sinasabi ko mga boss ay yung mga oil seal niya, no? Kasi baka masira agad. Next time, try natin gamitin ng gasolina. Kasi well maintained naman siya. Kaya hindi ganun kakapal yung mga grasa na kumalat. Yung mga dumi syempre, hindi ganun masyadong kakapal. Kaya yun yung advantage mga boss pagka well maintained yung Honda Click natin.
Tapos dito mga boss, eh medyo nilagay rin natin ng joy lang, no, yung belt niya. Para medyo mawala yung ano, mga grease niya, tsaka mga dumi. Para maging makapit ulit, para malupit. Tapos dito mga boss, sa clutch lining, ito pwede nyo itong kiss-kissin ng liha para matanggal yung upper portion niya. Pero sa akin, hindi ko na kiniskis, no? Bali, sinabon ko na lang. Tapos mga boss, dito sa cover ng panggilid natin, no? Pinunasan ko na lang kasi hindi naman ganun kakapal yung mga alikabok. So, ayun mga boss. Bali, handa na tayo sa assembly. Siguraduhin natin na tuyo lahat ng parts bago natin ikabit lahat. Mga boss, kitang-kita nyo, napakalinis at napakinis nilang lahat. Ayan mga boss, dito sa backplate niya okay pa naman mo, wala pa naman kanal, wala pa malalim. Tapos dito mga boss, dinouble check ko yung ano belt, okay rin naman, wala pa naman masyadong crack. Itong gasket niya mga boss, linisan nyo na rin. Ayan mga boss, ang linis na, no. Bali, wala ng grasa sa loob, tinanggalan natin. Palitan natin ng bago. Sure lang po natin mga boss na walang tubig na naiwan sa loob. Diba, kalawangan niya yung loob niyan eh. Tapos niyan, pagka okay na, talagang tuyong-tuyo na, tsaka natin lagyan ng grasa, isa-isa silang lahat. Ayan mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, na kailangan nyo lagyan ng grasa to kahit papano. Para yung clutch lining niya, maluwang, maganda yung angat niya. Ayan mga boss, so lagyan lang natin ng grasa to, itong tatlong part. Ayan, tsaka natin ikabit yung clutch lining. Ayan, maluwang mga boss, diba? So maganda yung ano niya, yung galaw niya. Kasi isa rin to mga boss ha, nagkukos ng dragging eh. Kaya maganda, i-maintain din natin mga boss. And make sure mga boss, yung mga sobrang grasa, tanggalin nyo. Kasi pag may naiwan dyan na sobrang grasa, tatalsik-talsik lang yan sa buong panggilid nyo. Kaya mas okay pagka tinatanggal nyo yung mga excess. Saktong-saktong grasa lang ilagay nyo. Tapos dito mga boss, yung spring nya. Ganun din ulit, reverse lang. Ikakabit nyo yung spring ng gamitan nyo na ng long nose. Ayan mga boss, saktong-sakto na nakakabit na lahat. Ayan mga boss, sa pagkabit ng plate, konting pokpok. Bahagyang pokpok lang syempre. Para makita nyo yung pagkakabitan ng pin. Ayan, tsaka nyo isalpak yung pin. Iisa-isa nyo. Gamitan nyo rin mga boss ng long nose. Mabilis lang siya ikabit. Tamang tsaga lang. Kasi medyo dumudulas-dulas talaga pagka ganyang kalaking kinakabit. Ayan, medyo nakabit na natin. Ayan mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo. Lagyan natin ng grasa sa loob ulit. Syempre, bagong grasa. Ayan. Medyo isiksik-siksik nyo lang mga boss yung grasa, no? Kasi meron sa loob yan, ipasok-pasok nyo lang siya. Para lahat malagyan talaga ng grasa. Ay, kabit na natin mga boss yung pin niya, yung tatlong pin. Kabit natin yan. Ayan. Tapos lagyan na natin ng grasa. Ayan, dito mga boss, importante rin to. Yung kada pin niya, pag naikabit nyo na, lagyan nyo na ng grasa. Masking kalahat yung part niyan, lagyan nyo ng grasa. Kasi mas maganda pag meron konting wala. Para maganda yung ikot ng galaw. Kasi pag sobrang puno, syempre siksik na yun, diba? Ayan. Tapos syempre testing natin. Importante ulit, punas yung mga sobrang grasa. Kasi tatalsik lang yan sa loob. Ayan. Ayan, onting galaw-galaw. Walang nalabas ng grasa, okay yan mga boss. Ayan. Ayan, dito na tayo mga boss. Yung modification na gagawin natin sa slider piece natin, no. Medyo lalagyan natin ng, ano ba tawag dito? Mga coke in can to eh. Na lata, mga Del Monte. Kuha lang kayo, gupitin nyo. Tapos ilagay nyo dyan sa slider piece. Tapos saka nyo siya ipasok. Para medyo sumikip uli. Kasi nung dati, nilagyan ko na rin to. Tapos na lumuwang siya, lagyan ulit na ng bago. Pero isang piraso lang mga boss ha, huwag nyo masyadong kakapalan. Muro lang naman mga boss yung slider piece, pero ito muna gawin natin for temporary. Kasi effective din naman itong paraan para hindi na tayo magpalit agad ng slider piece. Ayan mga boss, medyo sumikip na uli, kaya medyo okay-okay na to. Kabit na natin yung bola. Yung bola natin mga boss, stuck pa rin to, no.
Wala tayong in-upgrade dito sa bola. At ito na nga ang ating slider piece. Okay na okay. Masikip na, hindi na ganun kaluwang. Kaya pag kinabit natin to, eh, saktong-sakto na to mga boss. At ito na nga mga boss, eh, kinabit na natin ang plate niya. Ayan, so wala na masyadong play, no. Ayan, testing nyo dyan kung mauga. Kasi dito natin narinig kung mauga. Ayan, saktong-sakto lang. Normal na uga, ayan. Hindi rin masikip pag inaakit at baba nyo siya. Ayan, saktong-sakto. Yun, okay na okay. Tapos mga boss, dito naman sa spring, medyo nilalagyan ko siya ng konting grasa. Yung dulo lang naman nito. Para, ayan o, para medyo naiikot-ikot siya. Kasi yan yung gumagalaw na spring eh. Kasi syempre, mga moving parts to, diba mga boss? Para hindi mahirapan yung panggilid natin, diba? Ayan, kabit na natin. Sikipan na natin to. Lock na natin ang impact wrench, syempre. Bali, itong mga boss, pinunasan ko rin lang to, no? Ayan, yung part na yan. Tapos yan, simulan na natin lagyan ng konting-konting grasa. Ayan, pati itong isa. Tsaka to mga boss, yung pin dito sa gilid, tsaka sa other side niya. Para pag binaklas natin uli yung cover ng panggilid, hindi mahirap tanggalin. Kasi kinakalawang minsan yung part nga yun eh. Ayan, tapos tong belt naman mga boss. Sa pagkabit naman ng belt mga boss, dapat nababasa nyo yung Honda nakatutok sa inyo. Nababasa nyo yung sa paglagay. Ayan, ikabit nyo lang. Tapos dito mga boss, sa pagbit ng belt, dapat ano, maluwang dito sa left side, no? Ayun, no? Medyo nakikita nyo maluwang. Maluwang mga boss, para pag kinabit natin yung plate dyan, eh, hindi maipit yung belt. Ayan mga boss, kakabit na natin to. Dito baka maipit kasi yung belt, kaya kailangan medyo maluwang talaga. Ayan, no? Medyo pasok mo siya. Mga boss, kailangan nakadiin muna yung mga nut niya bago nyo gamitan ng impact wrench. Kasi baka masira yung tread pag nabigla ng impact wrench yan mga boss. Ayan mga boss, sakto-sakto yung belt natin, walang pagpag. Sakto-sakto yung pagpag lang. So yun na nga mga boss, no? Kung may natutunan kayo sa ginawa nating video, like, comment, and subscribe naman tayo mga boss. Maraming salamat sa panonood kung nakaabot kayo dito. At syempre, more vlogs to come sa atin mga boss. At wag niyong kalimutan i-click yung subscribe button para sa mga updated kayo sa ating mga video gagawin na walang kakwenta-kwenta.